Hello guys, what's up? Welcome sa panibagong Vibe Check videos natin. Archie Pineda nagbabalik sa inyong lingkod. Ayan. Nandito tayo ulit ngayon sa Carbs Bike Mukawe para sa panibagong Vibe Check videos, guys. So nakikita nyo, magba-vibe check tayo ngayon ng bagong dating nila na Twitter Black Hawk. Ayan. So naalala ko yung palabas na Black Hawk down dahil dito sa bike na to. Ayan. So wala na tayong intro, guys. Diretso tayo sa bike check video ng Twitter Black Hawk. Guys, ang ating ibabay check o napakaganda ng Twitter Black Hawk 29er na mountain bike. So, sisimulan natin ang kanyang bike check sa kanyang frame. So, kung makikita nyo guys, ang frame natin ay glossy black na may mga lining na gray. At parang meron ditong rainbow. Oh. Ayan, nakikita nyo guys. Diba? So, dito tayo sa kanyang top tube. Sa top tube niya guys, tapered ang ating top tube na naka-integrated ball bearing. At ito, may makikita tayong logo rito sa harap, ano. Pag kinapa natin to, parang decals. Ayan, parang sticker, oh. Ayan, napakaganda ng ating logo. Na may gray dito, tapos parang silver yata. Hindi ko masyadong maano yung kulay. Mahina tayo sa kulay, eh. At dito, mapapansin mo, napakakinis. So, smooth weld tayo. Napakakinis, para kang humimas nang kung ano man nang makinis, ayan oh, 'di ba? Kinis oh. Tapos dito sa kanyang top tube, may makikita tayo diyang Pro Action. Tama ba ako? Ay, hindi, Pro Alloy. Ayan oh, Pro Alloy. So pag gumamit ka daw nito, magiging pro ka na. Joke lang. At syempre dito may warning palagi. Sa lahat ng bike na bababay check natin, palagi merong warning. So basahin muna 'yan bago kayo mag bike. At dito may nakalagay na Black Hawk Pro. Ayan, Black Hawk Pro. Na pag kinapa mo, ayan, wala. Makinis to. Ayan, makinis. So, pintura na yan mismo. Naka-top coat. At dito, high-end MTB bike. Ayan, so isa pala to sa mga high-end na mountain bike. At dito sa kanyang seat tube. Napakakinis pa rin, guys. Smooth weld pa rin dito. Ayan, oh, nakalagay Innovation Technology. Ayan, syempre, dito sa kanyang seat tube, marami tayong makikitang design dito. Ayan, isa na itong design and development. Ayan, design and development. Tapos ito parang decals. Ayan, nakikita nyo sa video guys. So, nakaangat siya. At nakalagay top aluminum. Tapos logo ng Twitter at mountain bike. Ayan, no? Dito sa may bandang baba, ayan, may mga uod ng pagkaka-welding. Tapos dito nakalagay ang ating size na 17. At ito nakalagay ay MTB Series Black Hawk Pro Twitter. Ay guys, aluminum 7005 pala ang ating frame. Hindi pala to 6061. So palagay ko mas matibay ito. Ayan, mas mataas kasi yung number, eh. Biglang ganun, eh, no? At meron ditong nakasamang battle cage holder. Lalagyanan niya ng inyong inumin na beer. Ayan. Kaya lang walang kasama pulutan. Beer lang siya. At dito sa ibabaw, mayroong nakalagay na Black Hawk Pro. At ito ang malaking Twitter. Ayan. So, pag kinapa mo to guys, magkabila yan dito rin sa likod. Para siyang sticker decals. Ayan. Makakapa mo siya. At mayroon siyang parang rainbow effect na yun. No? At dito, sa ilalim, may makikita ka ding, ayan, Twitter. Ayan. May nakalagay din dito ang Twitter. Na ganun din, parang decals din. At ang ating frame nga pala guys ay naka-internal cabling. Ito yung RD sa likod, yung FD. Ayan, so dalawa lang ang nakalagay sa atin. Pero may bakante.
Ayan, may bakante. Pakita natin sa video. Ayan, may bakanting isa doon, no? Ayan. Tapos, may bakanting isa pa rito. So, may dalawang bakante. Kung gusto nyo maglagay ng FD. Isa rito at isa roon. Pero, isa lang ang lalabasan ng FD natin. Ayan. Dito lang lalabas ang FD. Ito, oh. Ayan, okay, ayan, ayan. Dito lang lalabas ang FD. So, dalawa yung pasukan, isa yung labasan. Ayan. At dito naman tayo sa kanyang chainstay. Sa chainstay may makikita kang black hook. Ayan guys, makikita nyo sa video. So, para talaga siyang sticker na ano lang, nilagyan lang ng top coat. Ayan, oh. Makapangkapako. At dito, mayroon tayong silver dito, silver lining. Dito naman, malapit sa drop out, may makikita tayo ditong Black Hawk Technology Pro. Yan, hindi ko alam kung anong technology itong Black Hawk na to. Ayun, nakapako dito guys. Hindi siya solid. Meron siya dito, napapasok ko yung daliri ko. Yan, dito sa kanyang seat stay, may Pro, lining, tapos Twitter. Yan, so yan yung ating frame. Punta naman tayo sa kanyang shock. Ang shock natin ay air fork. Air fork ng ating shock. Alloy ito. At sa malamang alloy din ng stanchion. At magnesium alloy ang kanyang arc. Saka itong lower. Eto guys, lower na to, hindi ko masigurado kung 32 or 36. Masyado siyang makapal eh. Pero sigurado ako 32 or 36 lang to. Alin lang dun sa dalawa. At ang kagandahan nito guys pala, ang fork natin ay true axle. Ayan. Pati yung ating frame guys, true axle na yan. Ayan, true axle. Balik tayo sa fork. Ang fork, ang stanchion niya guys, 100mm ang travel niyan. At meron siyang remote lockout. Ayan yung remote lockout. Ito yung pindutan guys. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Sanay na tayong gumamit niyan. Dati hindi tayo sanay eh. Ayan o. Oh. Diba? So, naka remote lockout. Air fork, 100mm, tapos 32 or 36 na true axle. At dito tayo sa kanyang wheel set. Ang hubs niya, tingnan natin kung may tatak. Ayan, meron. Ang tatak niya ay retrospect, oy boost. Ayan, naka-boost na ang ating hubs. Ibig sabihin, ng, kung hindi ako nagkakamali, ibig sabihin ng mas malapad ang ating hubs. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32 holes. Naka 32 holes ang ating hubs na alloy na yan, na sealed bearing. Kung hindi ako nagkakamali. At ang ating spokes, palagay ko ay stainless yan. At ang ating rims ay double wall alloy na may eyelet, kung makikita ninyo. At gawa ng Retrospect Pro. Yan. Medyo hindi kita sa camera guys eh. At ang ating gulong ay gawa ng Innova Pro Crossfit 29x2.5. Yan, gulong to ng Innova na nagto crossfit. Ayan o, oh, crossfit daw. Ano to, nage-exercise. At naka-skin wall na yan. Ganda guys o, oh. Naka-skin wall o. Oh. O, oh, diba? Halos lahat naman ng gulong ng Twitter na nababike check natin ay naka-Innova. Punta tayo dito sa kabila. Yung kabila ay ganun din. Naka-retrospect din na boost. Ayan guys, naka-retrospect boost din yan. Bilangin natin yung holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Naka 16 holes din ang ating hubs na aluminum alloy na boost. Tapos stainless na spokes. Tapos Retrospect Pro na double wall alloy na rim. At Innova Pro na crossfit 29x2.25. Ayan o, may nakalagay na 35 to 65 PSI. So, yun lang yung recommended niya. At dito tayo sa kanyang cogs. Bilangin natin yung cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 speed. Naka 10 speed tayo. Na ilang ano, Tit? Tingnan natin, hanapin natin. 11. 11 to 36 teeth, guys. Ang ating cogs, nagawa yan ni
Sunshine. Ayan, Sunshine. At mapapansin nyo dito yung kanyang... hindi ko na matandaan kung ano tawag dito. Basta, yung pinagkakabitan ng RD. Ayan, alloy na yan na kulay red. Tapos, ang RD natin ay Shimano Diore. Ito guys, may on-off. Hindi ko alam para saan yan. Sabi nila parang clutch yata yan. Ayan, ayan. May on-off siya. On, on, off. Ayan. At ang kanyang kadena, ayun, ang kadena niya parang ano, missing link ba tawag dito? Ayan. Paki-correct na lang ako guys kung mali ako. Ang kadena niya ay 10-speed YBN. YBN ang kadena niya. At ang kanyang crank set ay retrospect na Halotech new style. 170 yata itong kanyang crank arm. Alloy na rin yan. At ang kanyang chainring, guys, ay sigurado-sigurado ako na alloy yan. Yan. Na naka-wide narrow or narrow-wide na chainring. Kung hindi ako nagkakamali, guys, 30-40 ito. Ayan. Tapos, tingnan nyo, naka-oil slick ang ating chain bolt. Ganda, guys, oh. Yan, oh. Parang lagusan daw yan. Sabi ng aking idol na si Sobiit. Lagusan ng mga... lagusan sa mundo ng mga halimaw. Ayan, oh. Kaya lang, wala. Ayun, tagos. Yan. At dito tayo sa kanyang seat clamp. Ang seat clamp ay gawa ng Twitter na 34.9. So dito sa kanyang seat post, tingnan natin. Hanapin natin yung nakasulat. Ang seat post niya, wala tayo makita. Tingnan natin kung meron tayo makikita. So wala. Palagay ko 34 point something to guys. 34.8 na 400. Mahaba tong seat post niya guys. Oh. 400 siguro to. 400 millimeter ang haba niya na 34 point something. Mataba na yan guys, mataba. At dito sa kanyang upuan guys, ang kapal ng foam. Ayan, ang kapal oh. Ayan. O, tingnan nyo naman oh, ang kapal oh. Ayan. Tapos medyo maiksi lang siya. Parang maiksi lang oh. Naiiksian ako. Tapos dito may pisngi. May butas. Yan labasan ng utot yan. At dito sa kanyang pedal. Yung pedal niya guys, aluminum. Aluminum pedal. Na tingnan natin kung ano yung bearing niya. Ah, ball bearing to guys. Ball bearing. Naka ball bearing ang kanyang pedal. Ayan. Dito naman sa kanyang handlebar. Ayan. Yung guys, ang handlebar niya 720 ang haba. 720. Made of aluminum tong handlebar. Yung kanyang stem guys, 85. Kung hindi ako nagkakamali, 85 ang hawa niyan. Na gawa ng Twitter. Yan, gawa ng Twitter yan. At yung kanyang spacer, 1, 2. Meron dalawang 1 cm at isang 1.5 cm. At ito yung dust cover niya guys, oh. Kung nakikita nyo. Ayan, aluminum yung dust cover niya. You know. Tapos, ang kanyang handle rubber grip. May konting kalagkitan siya. Malagkit ng konti. Ayan. At nagpalambot sa kanya itong mga linya-linya na to. Yun. Wala siyang lock. At wala siyang end cap. Hindi kagaya ng ibang Twitter. Ayan o. Oh. Diba? At ang kanyang brake lever ay gawa ng Tektro. Tektro Auriga. Ayan, nakalagay Tektro Auriga na hydraulic brakes. At ang ating shifter ay gawa ng Shimano Diore. So sa kabila, wala kang makikita ang shifter dahil naka-single speed lang tayo. Huwag na ka maghanap ng wala. Ayan, at dito Tektro na Auriga. Ayan. So punta tayo sa kanyang caliper sa rotor. So ito guys, yung kanyang brake lever at kanyang rotor. So Tektro ang kanyang caliper na naka-post mount. Ayan, ganda oh, taas oh. At ang kanyang rotor ay gawa ng Tektro. Kung hindi ako nagkakamali guys, 160 mm ang kanyang rotor. Ayan. So kabila tayo, ayun, naka-post mount din ang ating caliper na gawa ng Tektro. At ang kanyang rotor ay gawa ng Tektro, nakikita nyo naman na 160 mm itong rotor. 160 mm yan. At ito yung kabila ng ating crank. Yan, retrospect. So dito nga pala guys, lumabas
yung kable, dalawa o. Oh. Yan. Ito yung preno. At ito yung RD. Preno, RD. At dito yan pumasok. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina, dalawa yung bakante. Pwede nyo paglagyan ng FD. Bahala kayo kung saan nyo gusto. Ayan. So siya nga pala guys. May available din sila na Trinx M100 Quest. Ayan, tatlo. Tapos Tosic Benson. Then meron din silang Skyline 6. At mga Twitter na road bike. Ayan. So meron din dito mga ayun, may ice cream. May ice cream na dumaan. At meron din sila dito mga frame guys. Mountain Peak, Look, Giant, Benzo. Ano ba tong isa na to? Sag Atomic. Ayan. So ayan guys, ang ating bike check video ng Black Hawk na gawa ng Twitter na nagkakalaga ng 33,500 pesos. Dito lang yan sa Carbs Bike Bukawi. Ayan. So alam mo MacArthur Highway lang to guys. Ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number at pati address. Ayan. Para direkta na kayo makipag-ugnayan sa kanila. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment na rin kayo kung anong masasabi ninyo sa bike check natin ngayon. At lalong-lalo na, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa susunod natin na bike check videos. Hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!